madalas ay nagkukwenta tayo. Mari meron tayong binili o kaya may naisip lang tayong kwentahin. At nagiging dependent tayo masyado sa paggamit ng gadget, cellphone, calculator. Paano na lang kung lobat tayo? Kaya alang namang dala-dala natin lagi ang calculator natin. So, para hindi tayo maging dependent masyado sa mga gadgets, tuturuan ko kayo ng multiplication tricks. Isa na rito yung squaring of numbers ending in 5, multiplying by 6, multiplying by 9, multiplying by 11, multiplying by 12. Na kung saan, pagka natutunan nyo na yung mga tricks, kayang-kaya nyo nang kwentahin sa isip lamang pagka naka-encounter kayo ng mga kagaya nito. Umpisan natin ngayon sa squaring of numbers ending in 5. Halimbawa, 25 square. Yung 25, ang last digit niya is 5, kaya ending in 5. Paano natin makukwenta yan sa isip lang? I-multiply natin si 2 sa next number. Ang next number sa 2 is 3. So, 2 times 3, 6. And then, saka natin i-square si 5. 5 times 5, 25. At ilagay natin sa bandang kaliwa ng 6. Or, sa bandang kanan ng 6. Para makuha yung sagot na 625. 35 square. Next number sa 3 is 4. 3 times 4, 12. 5 times 5, 25. Yun na yung sagot. Okay, another example, 65 square. Next number sa 7, sa 6 is 7. 6 times 7, 42. Then square natin si 5. 5 times 5, 25. Yun na yung sagot. Okay, konting practice lang yan. Pag nasundan nyo yung mga steps, kayang-kaya nyo na rin gawin yan sa isip lamang. Susunod natin ay ang multiplying by 6. Halimbawa, 6 times 12. Okay? Ang unang step niya ay i-disregard natin si 6. Pagkatapos, kunin natin yung kalahati ng 12. Ang kalahati ng 12 ay 6. I-plus natin yung 1, magiging 7. Then saka natin ilipat si 2 sa kanan para makuha yung sagot na 72. 6 times 18. Disregard natin si 6. Pagkatapos, kunin natin yung kalahati ng 18, which is 9 plus 1, we have 10. And then ilipat natin si 8 para makuha yung sagot na 108. Another example, 6 times 34. Kalahati ng 34 ay 17. Plus 3, 20. Then ilipat natin si 4 sa kanan para makuha yung sagot na 204. Okay? I-try nyo lang yan sa iba't ibang numbers para ma-practice nyo. So, sa even number muna kayo mag-multiply ng 6. Isunod naman natin ngayon ang multiplying by 9. Ito. Matuto na lang tayo sa example. Halimbawa, 9 times 18. Ang gagawin natin dito, mag-deduct lang tayo ng 2 sa 18. I-disregard muna natin si 9. And then deduct 2 from 18. Meron tayong 16. And then, i-add natin yung digits ng 16. 1 plus 6 is 7. Para maging 9 siya, kailangan pa ng 2. Kaya magiging 162. Yan na yung sagot niya. Na kung ito-total natin yung digits, magiging 9. 1 plus 6 plus 2 equals 9. Kailangan kasi ang maging sagot ng when you multiply 9 with any number, kailangan ang sagot niya is divisible by 9. Kaya, pagka may instances naman na paano kung yung first two digits niya ay more than 9. So,
susunod na kukunin natin na na total niya is 18, kasi ang 18 is divisible also by 9. Another example, 9 times 27. So dito sa 18 nagbawas tayo ng 2. Dito naman sa 27 nagbawas tayo na magbabawas tayo ngayon ng 3. So bawasan natin ng 3 si 27, magiging 24. 2 plus 4 is 6. Ngayon, ang kailangan niya pa para magbuo natin yung 9 is 3. Kaya ang sagot niyan ay 243. Tingnan natin, iyad natin, i-check natin uli. 2 plus 4 is 6 plus 3 is 9. Kaya tama yung sagot na 243. 9 times 88. Dito, magbabawas tayo ng 9. So, 88 minus 9 is 79. Dito na yung sinasabi ko kanina na paano kung yung first two digits niya ay sobra sa 9. So, ang susunod na multiple ng 9 is 18. Kaya yun ngayon ang hahanapin natin. Ilan ang idadagdag natin sa 7 plus 9 para maging 18. So, kwentahin muna natin yung 7 plus 9, 16. So, ilang pang kailangan niya para maging 18? So, meron na tayong 16. Kailangan niya pa ng 2 para maging 18 siya. So, yan na yung sagot niya. Ngayon, baka malito naman kayo kung bakit dito sa 18, nag-less 2 tayo. Dito sa 27, nag-less 3. Dito, nag-less 9 tayo. Tandaan nyo lang itong mga bracket na ito. Pagka 1 to 10, deduct 1. Pagka 11 to 20, deduct 2. 21 to 30, deduct 3. 31 to 40, deduct 4. 41 to 50, deduct 5. So, tuloy-tuloy nyo lang yan. Paano nyo matatandaan, paano nyo madedetermine kagad yung ide-deduct nyo? I-round off nyo sa next 10 yung multiplier. So, ang next 10 ng 18 is 2. 20, I should say. So, yun na yung clue nyo na 2 ang ide-deduct nyo. 27, ang nearest or next 10 niya is 30. 30, so nandito siya sa bracket na ito, kaya deduct 3. Tingnan nyo to. Yun yung ide-deduct mo. Yung tens niya, yun ang ide-deduct natin. Yan. Pagdating dito sa 88, ang next 10 ng 88 is 90. Kaya 9 naman ang dinidak natin sa 88. Okay guys, practice-practice lang yan. Para pag na-practice nyo, sandali nyo na lang din masundan yan o kaya makapag multiply ng malalaking numbers using the said tricks. The next one sa ating prepare ay ang multiplying by 11. So, halimbawa, 11 times 12. So, ito naman yung procedure niya. Paghiwalayin lang natin si 12. Okay? Maglagay lang tayo ng konting space kasi doon natin isisingit yung magiging para mabuo yung sagot. So, anong number ngayon ang isisingit natin dyan? I-add lang natin si yung digits ng 12. 1 plus 2 is 3. Kaya yan na yung sagot ng 11 times 12. 11 times 15. So, i-disregard natin si 11 and then kopyahin natin si 15. Then add the digits. 1 plus 5 is 6. Ilagay natin sa
gitna, yun na yung sagot niya. 11 times 88. Okay. Disregard 11, then copy 88, then add. 8 plus 8 is 16. Okay? So, yung 6 lang ang ilalagay natin sa gitna. Kasi pagka ilinagay natin lahat sa gitna, yung 16, mali na yung magiging sagot natin. Pag linagay natin, buo yan. So, mali na to. So, yun lang once digit ang ilalagay natin sa gitna. How about the tens digit, yung 1, saan natin ilalagay? Idadagdag natin ngayon dito sa nasa left digit na 8. So, 1 plus 8, this will become 9 para makuha natin yung sagot na 968. Okay, another example. 11 times 97. So, i-separate natin siya. And then add 9 plus 7 is 16 again. So, yung 6, ilagay natin sa gitna. Yung 1, idagdag natin kay 9 to get 10. So, yan na yung kabuuan ng sagot. 1,067. Okay. Okay, we are down to our last lesson, which is multiplying by 12. Okay, halimbawa, 12 times 12. Okay. So, yung multiplier o kaya yung partner ni 12 na, which is another 12, dagdagan lang natin ng dalawa. So, 12 plus 2 is 14. And then, multiply natin si 2, yung dalawang ones digit ng mga factors. 2 times 2, 4. Yan na yung sagot niya. 12 times 13. Okay? Si 13, dagdagan natin ng dalawa, magiging 15. And then 2 times 3, 6. Para mabuo natin yung sagot na 156. 12 times 14. 14 plus 2, 16. Then 2 times 4, 8. Para makuha natin yung 168. 12 times 15. Again, add 2 sa 15, magiging 17. 2 times 5, magiging 10. So, anong gagawin natin yan pag naging 10? Yung ones digit, ilagay natin sa right side. And then yung 1, idagdag natin kay 7 to become 18, kaya ang kabuuan ng sagot is 180. 12 times 16. Okay. Dagdagan natin ng dalawa si 16, magiging 18. And then 2 times 6, magiging 12. So yung 2, siya yung ilalagay natin sa right side, and then yung 1, idagdag natin kay 8 to become 192. Okay guys, practicein nyo lang yung mga natutunan nyo ngayon para mas mabilis na kayong magkwenta once na na-practice nyo na ng gusto yan. So, maiwasan nyo nang maging dependent sa calculator o kaya sa cellphone calculator when you encounter the same numbers. When you multiply the same numbers.